Hello guys, welcome back to my channel. So ngayon, dito pa rin tayo sa isang museum dito sa UK, England, dito sa Newcastle. So ipagpatuloy natin yung mga makita natin dito para at least makita nyo kung anong mga laman ng museum na to sa loob. Okay, so ikot-ikot tayo. Kumain lang ako, nagupo ako kasi napagod ako. So, yun, dito tayo sa loob ng isa sa mga magandang museum dito sa UK, England. Saka maganda dito kasi free lang yung entrance natin. Kaya, ipasok ko kayo mga ranger. Ikot ko kayo at least makita nyo rin kung anong mga makita natin dito sa loob. Ganda ng story ito ah. Basahin nyo. Arranger. Yan mga makikita natin dito sa loob. The Last of Ice Age. Yung iba siguro ito, mga replika lang ito. Hindi natin alam. Yung iba replika, iba totoo talaga. Yung iba replika, pero yung may nakuha sila talaga na original. Yung mga tamang ano talaga, yung species ng isang hayop. So, anong klaseng predator na nakuha nila. Kaya ginawa nila yung replika para natin sa yung ibang tao rin makakita rin kung ano itsura niyan. Katulad ito, malamang ito replika ito, plastic ito. Pero totoo talaga yan na nag-exist talaga sila na yan talaga yung itsura nila noong unang panahon. 9,000 BC pa, before Christ. Kung tingnan mo yung mga history niya guys, about 9,000 BC, the Elthringham Flint provides the earliest evidence of human activity in Northumberland. 11 years ago, sea level was 12 meters lower than it is today. Wow! Kaya pala, no? Laki pala ng that was years ago. 9,000 BC yung sea level talaga. Mas mababa siya ng 12 meters than today. So, yan ang mga history ng mga island, bakit sila nag-form na bilang isang island at saka naging country na ngayon, katulad ng England. Ibig sabihin, siguro yung ibig sabihin na mas bumababa yung sea level ngayon compare sa mga sinaunang panahon. Kaya nag-form ng mga... Ayan, tingnan mo. Tingnan nyo yan, mga ranger. Ayan. Habang tumatagal, nag-form siya ng island o kaya iba natutunaw din. Ayan. So, yun ang changing landscape niya. Years ago, 2000, yeah. Makita mo.
Ganda ng mga ganito kasi makakuha tayo ng idea kung ano yung nangyayari dito. O, tignan nyo ako. Yan. Habang bumababa yung taon. So, nagiging ganyan yung island. Ayan. So, that was 13... Oh, let's say 1200s. So, ganyan yung itsura ng island. Ayan, parang kaunti pa lang siya. So, nagpo-form siya. Ayan, oh. Habang bumababa yung panahon, yung parang nagsimula sa umpisa. So, naging ganyan lang siya dati. Ayan. Ganda talaga ng pag-ano to eh. Pag-explain nila. Ayan. Iron Age. What do you call it? Iron Age, Roman Britain. So, yung mga... Tingnan natin na. Tingnan natin mga karinche. Kung ano talaga yung... Southern Wars. 1500s. So, what do you call it? Anglo-Saxon Britain. Changing or... Roman landscape. So tingnan mo, dito tayo muna mag-focus para at least may idea tayo kung paano naging island yung isang bansa today. So that was today, today ngayon. Yan, buo ngayon na buo na. So magka-count yan mamaya. So yun, ibig sabihin parang buo siya, buo pa siya. Siguro nung unang panahon, yung buong mundo, ganyan. Walang pagitan ng mga dagat, tubig. O kung siguro may mga ilog. Pero walang dagat na sa pagitan ng dalawang island. So, yun siguro. Tapos nung unti-unting humahaba yung panahon, unti-unti siyang... yun. Ayan na, ayan na, ayan na. So habang umakyat, gumaganyan yung lupa. Ayan. Ayan, diba? Mas lalo sang lumiliit. Parang ganyan siguro. Habang tumatagal. Hirap talaga explain yan, mga scientists yan, alam nila yan. Tsaka sa mga researcher, hindi man ako kuan. Ayan. Oh, tama. Kasi yun ang sa research nila eh. Nung unang panahon, yung buong mundo magka isa lang tayo ng lupa. So habang tumatagal, unting lumiliit yung island dahil kinakain ng tubig. Tsaka bumababa siguro sea level. Hindi ko lang masyado ano yan, kayo na bala magkakuan mga kalender. Yun ang pagkaintindi ko habang tumatagal, nagwawatak-watak yung mga island. Example, katulad ng Pilipinas at saka yun ang kadikit natin na bansa, yung Malaysia yata, siguro yung Malaysia at saka Indonesia, yun ang magkadikit natin na bansa. Siguro dati yun, magkaisa yun, isang ano na tayo siguro, lupa. So ngayon, nawatak-watak na tayo sa katagalan ng panahon. So ibig sabihin, habang tumatagal, lumiliit yung portion ng island. Ayan, kaya nagkawatak-watak. Kasi mapapansin ko nung unang panahon, nung bata pa ako, yung nakatira kami kasi sa dagat eh. Yung bahay namin malapit sa dagat, tabi talaga ng dagat.
yung una, Walakas yung alon sa amin. Abot yun ng abot yun ng kuan ng bahay namin. Kaya umabot yun sa ano, main road talaga. So ngayon, habang tumatagal, hindi na umabot. Hindi na masyado umabot katulad ng dati. Kaya yun ang naisip ko, bakit parang magkaiba yung magkasalungat yung explanation dyan at saka yung pagka-acknowledge ko ng isang sitwasyon. Yung ibig sabihin sa akin, parang mas bumababa pa yung tubig kasi hindi na, ibig sabihin hindi niya naabot. Siguro sa tagal ng panahon na ginagamit natin yung tubig, kinakain ng kahoy, ininom natin, so walang balik. So yung pagkaalam ko yung tubig sa dagat, bumababa. Kaya kasi sa gamit natin araw-araw, diba? Yun ang pagkakaintindi ko. Kasi yung dagat, pag pumunta ng ilog o kaya sa ating mga balon, nafifilter yan from dagat, from sea, going to the deep well, nangyari yan, pinifilter yan. Kaya walang asin, walang alat kung tubig. Tapos gamitin natin ang gamitin. Ibig sabihin, hanggang may dagat, hindi tayo mawala ng tubig na mainom. O kaya hindi tayo mawala ng fresh water. Di ba, kahit na pag iniipon ng sinisip-sip ng ulan, ng clouds, na gawin siyang ulan. So nagiging from sea water, nagiging sa fresh water siya, di ba? So hindi ko pa alam kung saan ba pupunta. So ito yung mga bato ng unang panahon. So ito ba tayo pupunta, mga ganda? So ito yung mga sandata nilang ginagamit ng unang panahon. Ayan. Pasahin nyo naman, tingnan nyo. Nag-umpisa pala sila ng gamit ng mga metal that was 4,400 years ago. Particularly yung mga bronze at saka mga alloy, mga copper, yun. Na-discover na nila. Tinatunaw na siguro nila. Alam nilang magtunaw. Tapos gagawing gamit o kaya sandata. Kahit nung una ginagamit nila bato. Yung sa mga pana nila, bato yung mga matutulis o kaya mga ilagay nila sa kahoy. Parang so dito talaga from 2,000 years ago ito, yung sea level ng tubig, umpisa tayo dito 1,000 BC before Christ, so 1.3 meters lower. So ibig sabihin mas 3,000 years ago, sea level was 1.3 meters lower than it's today. So ibig sabihin, habang tumatagal, 2,000 years ago, habang tumatagal, yung baba pala ng tubig, bumababa talaga yung tubig. O, tingnan nyo. Sea level, mas bumababa siya. O, hanggang dito na. O, diba, nasa 2 meters na lang o. Nasa 2 meters na yung baba niya habang tumatagal. So, akyat tayo dito, mga karadyo.
dito tayo sa first floor. Kanina na, sa ground floor tayo. Okay. Ikutin natin to. Ganda yung mga coins din eh. Yung number 10 no? Parang gold. Yan o, yung number 10 na parang gold. Yung number 10 nito sa Persian coins representing the great king with his bow. 480 to 330 before Christ. Yung iba, totoo talaga yan. Yung mga hayop na yan, ano talaga. Preserve talaga yun. Pero yung elepante, hindi yata totoo yan. Parang ano yung plastic lang yun, parang replica. Yung crabs na pala yan, mga karinjira. Yun yung crabs. Ano pala yung Japanese crabs. Japanese, they call that Japanese giant spider crab. Yun, yung crab na yan, no? It's crab. Yan. Ito mga bago-bago na ito eh. Mga bago-bago na yan. Yung mga modern, medyo modern na to. Yung mga tao natutunang mamuhay. Alam na nila yung mga may mga idea na sila at saka mga nagkaroon na ng mga kaalaman. Ito yung kayak nila, ganda. Ganda ng kayak na to. Pamiliit naman, no? Marabi, oh. Mga ano siguro to, mga... Ito mga... Siguro mga kwarto, mga... Sri Lankan o mga Nepalese.
Yung isa to, ano to, yan ang uniform ng Newcastle football. Ang maganda dyan kasi yan yata yung pinakama, ito sabi yan natin. Yung ito yung uniform ng mga football player dito sa Newcastle, England. Yung pinakamaganda kasi ngayon, ito yung pinakamayaman na football club dito sa Newcastle o sa buong UK. Dahil binili ito ng Saudinian, ng mga taga-Saudi. Yung may-ari na ngayon to taga-Saudi. Yung pinakamayaman sa Saudi, kaya ito ngayon na umangat na rin yung Newcastle. Kaya dahil sa mayaman yung may-ari, isa sa pinakamayaman. Kaya yun. Kasi grabe ka fanatic yung mga tao dito sa Newcastle pagdating sa football. Kaya binili na lang yung binili ng Saudinian yung Newcastle football stadium para suportahan lahat ng mga fans ng Newcastle. Yun, at saka negosyo na rin. Alam mo naman yung Saudi ngayon, nag-invest na rin sila sa mga ibang bansa. Tingnan mo yung Dubai. Dati ano lang yun, mapana rin ngayon yung mga Arabo, mapana rin sila sa negosyo. Kaya yun ang plano nila buong mundo, magkaroon sila ng negosyo. Kasi siguro after how many years, medyo humihina na rin yung takbo ng kanilang negosyo. Ibig sabihin yung sa kanilang oil industry, yung mga oil nila dyan sa Saudi, sa mga Middle East, unti-unti na rin humihina dahil sa technology ngayon ng mga bago. Almost halos gagawin nilang electric na yung mga sasakyan. Kaya less na rin yung paggamit ng mga fuel. So puro electric na lang. Kaya yun ang ginawa ng Saudi Arabia bago sila mag humina yung o bumagsak yung kung talaga nila yung oil, mag-invest na sila sa ibang bansa. So far tama naman yun. At least negosyo dapat, di ba? Yung ganyan sila dapat mag-isip. Hindi lahat ng bagay walang katapusan. Lahat ng bagay talaga may katapusan. Ganda namang impulse eh. Nahihilig ka sa ibon ito, maganda eh. Laki ng ibon ito ha. Mahira mo natin makita ngayon eh. Ang magandang ibon. Parang uwak. Hindi mo natin makita ngayon eh. Bihira para makita na yan to. Yan ang kaya ta. Owl? Owl ba yan? Parang maliit yung... Parang... owl siya pero yung itsura niya parang owl. Pero maliit pa yung... yung mata. Siguro isa sa mga... kamag-anak ng owl. Parang eagle rin. Parang eagle. Siguro eagle yan. Kasi yung parang eagle siguro yan. Pero parang yung itsura na parang owl eh. O number 8, tingnan natin number 8. Para dito tayo malaman kung ano yan. Short-eared owl. Tingnan natin yung owl talaga. Owl talaga. Short-eared owl. Sabi ko sa iyo parang owl eh.
Ayan. Ganda naman to. Ano to? Number 38. So, number 38. Ano siya? Ano si Bira? Goat. Ah, goat. Goat pala to. Goat. Kambing. Grabe yung balahibo nyo. Kung ito yung gawin mong kaldereta, parang tatakot ka kung baka panaginipan mo sa gabi. O baka multuhin ka. Tignan mo itsura niya. Natakot. Itong kainin mo parang predator. Diba? Ang ganda ng buhok niya, parang sobrang haba. Grabe kahaba. Alam niyo, minsan mga marami rin kayong ma-discover sa ibang bansa eh. Yung mga hindi natin nakikita sa Pilipinas. Kaya ito, goat to. A goat? Ano pala, cow? Oh, yun, cow. White cattle. Cow. Cow na lang. Ganda ng cow to kasi mababa lang siya. Nakapatong pa siya, oh. Mababa lang. Siguro taga baywa, parang taga baywang ko lang ah. O taga pusod. Hindi ah, medyo mataas taas. Mataga dito ko. Siguro. Bumaba. Mataga dito. Lowered type. Macau. Ayan yung mga ganda ng mga ano na to, mga hayop. Number 24 is minsan makikita mo yan dito eh, yung nagdadrive ka sa daan, makita mo bilang tatawid na lang. May pangalan talaga to eh, number 25. Number 25, basta yun ang parang ibang tawag dati nung narinig ko eh. Pero ito yung pangalan nyo. Badgers. Badgers daw. Ang ganda. Cute naman yan. No? Parang teddy bear. Ito parang maliit na baby. Ano ito? Yung bear. Number 26. Bear yata ito. 26. Ang ganda pa rin. Badgers. Ayan. Ganda yung squirrel na to. Cute squirrel talaga yun, number 12. Para at least tumama rin tayo. Saan mo number 12? Red squirrel yung tama, squirrel. Squirrel talaga. Daming klaseng squirrel eh. Minsan yung squirrel parang daga yung tsura. Ito mga ibon, yun pag mahilig kayo sa mga hunting, mga karinger yan, mga iba-ibang rasong ibon. Pero alam mo, napansin ko parang mga pano to eh, mga endangered species na to, kaya nila pinreserve dito. Kasi alam nila na kulang na o halos mawala na to sa mundo, yung mga ganitong mga klaseng hayop. Kaya bago mawala, i-preserve na lang nila, tapos makita ng mga new generation ng mga bagong henerasyon kung sa ating lingwahe. Ayan, number 23. Maliit na bat. First time ko nakita ng ganyang kaliit na bat. Parang ganito lang sa kamay ko. Number 23. Talk sa number 23. Oh, bat. Pipistrel, but pipistrel daw tawag dyan, mga scientific name, hindi natin alam yun. Ayan, dami pa dyan. Ipatay ka tayo. Ayan, ipastick ka sa grado. Diba? Sabi ko sa'yo, plastic. First time ko nakakita ng elepante doon sa Manila Zoo. Dato. Ayan.
may mga maliit naman ano, mga iba-ibang klaseng hayop to, mga ano tawag ito, tapos kita nga yung condense surprise. Katakot naman na unggoy to. Parang hindi masahan yung itsura niya. Baka yung bigla niya lang kang kurutin at saka aplasin, ano tawag yun? Yung sakalin. Itsura niya napakaitim. Siguro ng buhay yan na hindi natin alam yung ugali niyan. Daming bat dito na mga ibang klaseng na ngayon mo lang makikita. Ito, nakatakot to. Unggoy ba to? Parang gorilya. Nakatakot to. May pangil pa. Ayan. Ito mga ibo naman. Ano, no? Ganda talaga ng pag-preserve nyo, ano? Parang ngayon lang ko nakakita ng malaking, ano ah, labbird. Hindi naman to pikoy, kasi yung pikoy, ibang klase. Yan ang pikoy, oh, yung pula. Ito, parang pikoy na to eh. Ito. Ayan. 140, nagkaroon 140. Ayan, Crimson yung pangalan, Rosella. Crocodile? Ganda! Kalinga! 163. Oh, Tony Devil! Wow! At nakakatakot yung itsura. So yan, yan ang snake pala to. Ano na snake na to? Number 84. Ano pangalan ng snake to? Python? Wow! Ito pala yung python. Yun sa mga Caranger. Ito isa sa mga pinaka-delikado na ahas yata, yung python na very ano to, poisonous. Mga ito, nakakapatay talaga ng pag ginagat ko to. 84, ito, ito pala yung python, yung itsura nyo, no? Pag nakakita kayo ng python na ganitong kulay, yung iba-ibang klaseng kulay, may mga pula. Parang bilog-bilog na, parang bato, itsura talaga parang bato. Napaka-delikado pala to. Oh, yun. Python. Python. So, ngayon, may makuha na tayo na knowledge dito. Na kung ano yung tsura na python. Ayan. Number 15. Parang pusa. Lynx. Lynx daw. Katakot yung tsura niya. Yung sobrang talim ng kuan, ng grabe katalim. Parang pusa talaga. Pusa Pilipinas to. Aswang na to eh. Makakita ka to na tumatakbo sa bubong mo. Masasabihin na aswang. Ayan, number 46. Rockon Rotor. Number 47. Ano bang 47? Parang pusa. Ganda ng pusa to. Wildcat. Oh, yan pala yung wildcat, oh. Number 47, yun ang wildcat, oh. Nakatakot talaga yung klaseng pusa to. Makita mo talaga na wild siya talaga. Iba yung itsura niya. Sobrang tapang. Yung parang na ano ba, yung mailap. Pag nakikita ng tao, mailap.
ibang mga pa, hindi ko lang alam kung nag, siguro may mga buhay pa to na mga makita mo sa mga ibang bansa, mga sa mga jungle. Pero bihira na mga endangered species na kasi ito yan. Ano na ito? Ano na ito? Parang kwanto ah? Parang swa ah, hindi ko 44 black winch tail, ayun po. Parang ano sa atin eh, parang tickling. Ganda ng karniero na to. Ibang klaseng karniero yan ah. Number 1, Rocky Mountain Goat. Ay, hindi goat. Ano pala goat? Ngayon ako nakakita ng ganyan ah. Suri na yun, wala na yan masyado na buhay. Naubos na. Ano na ano dito? Ano pa ito? Malaki naman to. Ngayon lang ko nakakita na ganito kalaki yan. Swan, sobrang laki. Sobrang laki naman. Number 15. Saan yung 15 ito? Water swan. Ayan. Ito yung lobster na to, Ranger. Wala to sa pinakamagandang nakuha ng isang Pinoy na isang fisherman dito sa UK. Sobrang laki talaga siguro kasing siguro halos mga tagaliig ko yung laki ng lobster na yan. Sana dinonate ko dito, no? Sana dinonate ko sa kanila. Kinain ko yung lobster na yan eh. Sayang, no? Kasi first time ko nakita ng ganyang kalaki ng lobster. Number 41. Ayan ito yung number 41. Number 41 lobster. Ayan. Lobster. Kasunod, pag makakita ako ng mga mabigyan ako ng mga ganyan, ng mga kakaibang kasi nga nila lang, dalhin ko dito, i-donate. Sea lion yata ito yung number 10. Sea lion. Seal? Common seal? Laki ng mga pala. Laki ng 35 swan. Laki naman ito, ano ito? Oh. Sperm whale, ah, whales! Oh, the largest animals in the world. Tayo. Saka yun lang naman na yung mga display nila sa loob. So siguro may mga mayroon pang mga iba doon sa loob, pero okay na rin at least kahit paano pakita ko na rin sa inyo. Saka maganda rin yun kasi yung iba na gustong pumunta at least kahit paano hindi ko naman lahat nakuha, nakunan. So mas excited din silang pumunta at saka manood dahil hindi naman lahat na kunan ko ng video. So far almost
halos nakulang ko na rin, pero may mga iba pa rin yun na hindi ko nakulang, pero iwanan na natin sa kanila. Yung mga gusto kong pumunta dito at is mas nakaka-excited pa rin na manood sila na yung iba hindi natin na kunan ng video. So at least nakakadagdag pa rin ng excitement kaysa lahat na kunan natin. Tapos na hindi nila na ma-appreciate masyado kasi halos nakita na. Pero sa totoo lang, iba pa rin yung makita sa personal, sa actual. Pero almost halos pareho na rin yun yung pinakita ko sa inyo. Yung mga na vlog natin. Kasi kung isipin na pinagkaiba lang naman yan sa personal, na makikita mo talaga kung anong kalaki, ano siya talaga ka kataas, o kaya kung ano talaga yung itsura niya sa personal, na yung kalaki ng isang hayop. So pero kung sa video, maganda yung video natin mga karinja, kasi ano to, GoPro 10, sobrang liwanag to. Halos nagsasalamin ka lang dito, o kaya tumitingin ka lang sa window o kaya bintana. Kaya talagang yun ang gusto ko talagang gagawin sa vlog ko, yung clear talaga yung video natin parati sa walang, halos walang pinagkaiba sa personal, complete pa lang yun. Okay, so yun mga karinger, kita-kita na lang tayo uli, at saka thanks for watching and please subscribe my channel. So this is museum, the Hancock Museum here in Newcastle, England. So hasta la vista mga karinger, see you next time, bye. Okay, so bye.